Liongo, mitolohiya mula sa bansang Kenya. Isinilang si Liongo sa isang pitong bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante na hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit kung siya'y tatamaan ng karayom sa kanyang pusod ay mamamatay siya. Tanging si Liongo at ang kanyang inang si Embuasyo ang nakaalam nito. Hari siya ng Ozi at Ungwana sa Tana Delta at Shangha sa Faza o Isla ng Pate. Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad o Hemedi na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinear na pamamahala ng kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Liongo ng isang pagpupuri habang ang parirala o refrain nito ay inaawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala nang hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso. At kinalaunan ay nanalo siya sa isang paligsahan sa pagpana. Ito pala'y pakanan ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga gala o wagala. Kaya naibigay ng hari ang kanyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Nang lumaon, si Liongo ay nagkaanak ng isang lalaking nagtaydor at pumatay sa kanya.